Andiyan ka na naman. Nangungulangot ka na naman. Dati nangulangot din to. So hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. Welcome sa channel ko. So ayan, kung bago pa lang sa YouTube ko, welcome sa bago kong pangalan, Miss Mineral, Mineral Queen. Ayan, pinalitan ko na yung pangalan ko guys. And yun. So ngayon, bago tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga taong itong ano na to kwento ngayon is yung nag-live ako kay DJ Jel. Ayun. So nag-live kami doon, nag-guest ako sa kanyang programa na DJ Jel Emotion sa OFW Emotion. So dahil nag-guest ako doon, marami yung taong alam mo yun. Kahit hindi ko man masabi na bakit ako nag-guest doon or bakit kasi yung iba, 'di ba? May nagsabi na bakit nag-guest diyan pagkatapos mong ganito ganyan, mag-guest. So lagi akong pangalawang best ko na nag-guest kay DJ Jel. Ang nagpasalamat ako kasi nag-guest ako ulit ngayon. So masaya naman, sobrang saya. Ang saya ko lang kasi nakapag-guest ako ulit and nakapag-ano ako ulit ng maraming tao, na nakapagpasaya ulit ako ng maraming tao. Parang itong ano na to is a very pasasalamat ko sa lahat and sa lahat ng mga nanatili dito sa channel ko, of course. So ngayon nga, nag-ano ako doon, sobrang tawa kasi talagang ganun na ako kakulit pag once na kailangan. Kasi yung pagkakulitan ko, binabago ko sa lugar kung asan yung mga kakulitan ko kung ano dapat. So syempre, kasi maraming nagsasabi doon na nagmamadali si ate or ganito ganyan. So yun guys, kailangan natin magpatawa ng tao. Kasi kung hindi ako magiging makulit, boring yung live. So hindi kayo gaganahan manood. Kaya dapat pag once na nag-guest ka sa isang ano, na lalo pag mga ganyan OFW tayo, ganun. So dapat magpasaya ka. Hindi lang kay porket na may ano yun ligawan or ano, kasi yun wanted sweetheart. Eh. Hindi ako naka-focus doon and kasi marami akong nabasa na sabi na hindi kami bagay ni Mark, sa kanya na lang daw si Mark. So sasabihin ko sa inyo guys, pagkatapos ng live kagabi, hindi, wala na kaming chat, hindi talaga kami nag-chat ni Mark kasi gusto lang namin magpasaya ng tao, ganun. Gusto lang namin bigay ng aliw sa mga tao na. So hindi na talaga kami nagcha-chat ni ano, hindi talaga kami na nagcha-chat ni Mark pagkatapos ng live na 'yon. Kaya 'yun, kasi guwapo naman talaga si Mark and may sense of humor siya, marespeto siyang tao and God-fearing siya. Eh. So may mga tao talagang ganyan, 'di ba? May mga tao ganyan yung ex ko, parang sobrang God-fearing niya, talagang siya kay God, kaya nahihila niya ako sa pagiging God-fearing niya, ganun. So kami ni Mark wala kaming ganun na pagkatapos ng live chat, ganun, kasi gusto ko lang, hindi nag-game lang ako sa live na yun, kasi gusto ko lang na magpasaya ng tao, hindi dahil gusto ko magkaroon ng jowa or maghanap ng jowa. It's just entertain, ginawa ko yun para maka-entertain sa mga tao dyan, di ba? Para mga tunga dyan. Pero sa thank you so much kasi nakita ko talaga na sobrang daming natutuwa, na sobrang daming kahit sa mga ganun ko, kulangot ko. Kasi guys, di ko alam pang nagigest ako kasi kay DJ Jel. Parang nangangati talaga lahat ng mga kaanuhan ko sa katawan, di ba? Di ko alam kasi. Kasi pag nagla-live naman ako normally sa TikTok or one, kasi hindi naman, di ko alam. Kasi kagabi, hindi naman namin nakakita si DJ Jel or ano. Kasi dalawa lang kami ni ano sa Imo. Ayun, so, wala akong nakitang mga bagay na mayroon naman ako nabasa doon ng mga basher kasi nga nakikilala din nila ako sa pag-viral ng mga videos ko. Pero natutuwa naman ako guys kasi nakikilala pa rin nila ako, di ba? Nakakatawa yung nakikilala ka ng mga tao na, ay, ito kahit na di ba bash ka? Or inano ka, ay ito yung mga taong ano, ito ikaw yung ano no, yung kasi pagkatapos nung ano nung live, saka ako nanonood, ayun, saka ako kinabukasan nata, saka ako pinapanood. Wala lang, gusto ko lang kasi may nabasa kasi ako na nag-sorry and may mga natuwa na nakabitos sila sa akin na salita and may nagtaong nag-sorry sa akin na sobrang na-touch ako sa comment niya, sa comment nila. Tatlong comment to na ano, na iba yung na mga nag-comment sa akin na sobrang nakaka-touch yung mga comment nila na ganun, sorry daw kasi napagsalitaan nila ako ng
hindi maganda. So, wala naman tayong karapatan para hindi mag hindi tanggapin yung mga ganong bagay, 'di ba? Kasi tao lang din tayo. So, kung ano man yung wait lang, ha? Nandito ba yun? Hindi ko alam ha kung nandito pa yun. Ah, ito. Sabi niya dito, asar din ako sa'yo sa TikTok. Black pa nga kita eh. Pero dito masayahin ka pala sa totoo. Kaya sorry na po, idol na kita ngayon. So, parang naano ko, may mga tao talaga na nare-realize na hindi ka ganong tao na naiintindihan. Kasi minsan talaga mauhusgahan ka talaga ng tao kung hindi mo sila nakilala or hindi ka nila kinikilala. May mga ganong may mga kayong bang lalo pag nakikita na may mga kayabangan sa social media, parang nayayabangan ka. Pero pag nakikilala mo isang tao, doon mo kasi ma-realize na, ay, ganun pa siya, ganun pala talaga siya na tao. Hindi pa talaga siya yung mga, na, di ba? Naka po. Tapos meron pa dito na, no maning dili mo kauno ginamos o dili maligo o dili mineral water. Pero komedyante ra di, good di ay siya. Pang good vibes ra tong iyahang mga kabuang. Kasi nga, di ba, lahat tayo naman mga OWT. Kailangan natin pang mga magpa good vibes, ganun. Kailangan natin, kasi ganito, di ko alam guys, di ko alam ngayon ko lang na ano yung talent ko na marunong pala ako magpatawa. Oo. Marunong pala ako magpatawa. Actually, dati pa ako ganito, lalo sa mga kaibigan ko sa Philippines, lagi ako nagpapatawa. Hindi ko alam bakit. Lagi silang natatawa sa akin. Hindi ko man alam kung bakit. Pero natutuwa ako kasi may natatawa sa'yo, di ba? And then, sabi pa dito, ay, ikaw pala yung si babae na nagyayabang o nga, no? Naalala ko nga nag-comment pa ako sa'yo, girl. Pero, it's a joke lang pala yun dahil nakikita kita ngayon na masayahin you pala, babae. Masayahin naman talaga ako pag masaya. Pero syempre, hindi naman lahat sa oras mas masaya ako. Alam niyo guys, masaya ako magpasaya ng tao, pero sa sarili ko, di ko alam kung masaya ako. Masaya naman ako kung anong meron sa akin. Pero yung pinapakita ko sa mga tao na kasiyahan, yung bang sinasabi ko na magpasaya na ibang tao. Siyempre, gusto ko yun. Sobrang may ugali akong ganun. Pero minsan, huwag niyong asahan na ganun ako lagi. May time na talagang iba yung mood ko. Lahat tayo may mga mood na iba-iba. Kaya, yun. Wala lang. Gusto ko lang i-share yung mga ano na yun. Kasi sobrang saya ako doon. Marami pang mga comment doon. And yun na nga, di ko alam kung ilang views na. And patuloy pa rin siya ngayon na nag-viral. So, napasalamat naman ako kasi, di ba, sobrang... So yun guys, gusto ko lang magpasalamat. Thank you so much sa lahat ng mga nasiyahan sa live na yun kagabi. At abangan nyo kung may mga kasunod pa yun and may magigis pa tayo kung may time. Kasi may nagsasabi may sana may part 2. So hindi ko alam kung si Mark pa rin yung makaano ko kasi... Hindi ko naman si DJ Jill. So, wala lang. Sa clarify ko lang kasi maraming na may nadidiri pa nga dun dahil sa nangungulangot ako, ganun. Kasi yun yung minsan habit ko na rin yung ganun kasi nakangati ako. Pero wala naman siyang kulangot, guys. Pakiano lang sa mga kumakain. Di ba? Wala siyang Kasi mahilig talaga ako mag-ano ng kilikili. Kasi di ba? So, yun guys, thank you so much for watching this video. Ayan, and ayan, shout out sa lahat. And thank you so much sa mga new subscribers ko at nakikilala ko and mga nag-add sa akin. Ayan, welcome sa vlog ni, nasana ko Miss Pangit. Ay, si Miss Pangit pa rin naman ako. Pero yun, Miss Mineral Queen. Ayan, thank you so much guys. And, yeah. Ayan na siya guys. May dalawa na akong luto. Madali siyang maluto kasi mainit pa yung apoy. Naalala ko kasi nung mga panahon na kabataan ko pa, wala akong ginawa kundi mag-barbecue. Binta ng barbecue, ganun. Yung buhay ko noon, barbecuerista. Nung nasa Pinas pa ako, madalaga pa ako noon.
di ba? Oo. Sharap?